Isang malupit na araw sa inyo mga pogi. Narito ulit si Kapitan Sayote para sa isa na namang Chori Chori Nomi sa One Piece. Ngayon pag-usapan natin kung ano ang mangyayari sa chapter 1000 ng One Piece. Yes, 1000. Hindi kayo nagkakamali sa narinig nyo. Dahil advance tayong mag-isip eh. So ang One Piece manga ay nasa chapter 984 na. Hindi nararamdaman na mayroon na lamang isang dosenang mahigit na naiwan hanggang sa ang manggang ito ay umabot na sa 1,000. Ano kayang mga naiisip ni Eiichiro Oda? Maaari ba siyang maglagay ng isang malaking insidente sa chapter 1000? Siguro ang pinakamalaking digmaan ay opisyal nang magsisimula guys. Bukod dito, mayroong isa pang kawili-wiling posibilidad. Magpapakita ba dito ang isa sa mga crew ni Goldie Roger? Napansin natin na si Silver's Rayleigh ay unang lumitaw sa chapter 500. Ang chapter 500 sa One Piece ay nagtapos sa pagsisiwalat kay Silver's Rayleigh. Si Rayleigh ay hayagang ipinakilala bilang kanang kamay ng Pirate King sa oras na iyon. Noong nakaraan naman sa chapter 1 pa lang ng One Piece, binuksan natin ang opening ng One Piece kasama ang execution kay Goldie Roger. Well, batay dito, maaari nating i-predict na maaari ding maglagay si Eiichiro Oda ng kawili-wiling mga revelasyon sa chapter na ito. Kaya abangan natin to ha. Kung meron talagang isang membro ni Roger na lilitaw, sino kaya? Well, sino kaya ang membro ni Roger na naipakilala na ngunit hindi pa lumitaw muli sa era ni Luffy? Hanggang sa chapter 984, ang pinakatanyag na karakter ay marahil si Scapper Gaban. Ang mahiwagang lalaki o pirata na ito ay mukhang kahanay kay Rayleigh. Ngunit nakita lamang siya sa mga flashbacks. Ang isa pang posibilidad ay ang barko mismo, ang Oro Jackson. Ang barko ay huling nakita na buo pa rin. Maliban na lang kung sinunog ng mga tauhan ni Roger ang Oro Jackson. Pero ang alam ko, ang barko ay nasa safe na lugar lamang. Magiging kawili-wili kung ang isang karakter na tulad ni Scapper Gaban na biglang lilitaw sa Wano Kuni. Si Scapper Gaban ay sunod kay Rayleigh na siyang Silver at si Roger naman ang Gold. Kung iisipin mo, tulad ni Iso, ang mga miyembro ng grupo ni Roger ay na-highlight din sa pag-flashback ni Oden. Ngunit sa ngayon, si Rayleigh, Shanks at Buggy ay parang malapit lang sa Wano Kuni. Ngunit maaari ba silang lumitaw? Well guys, kung posible, posible talaga. Pinauna nga ni Marco sina Neko Mamushi at Iso upang makapunta muna sa Onigashima. Maaring maroon pang mga mahahalagang karakter ang hindi pa bumababa sa barko ni Neko Mamushi. Ang kapansin-pansin ay ang kausap ni Marco sa mga nakaraang chapter. Ang damit na ito ay naiiba sa damit ni Iso. Maari bang pahiwatig na ibang tao ang kausap ni Marco? So posible guys na may alternatibong sorpresa pa rin para sa chapter 1000. Bilang kahalili, kung ano ang lilitaw sa chapter 1000 ay marahil ang mga crew ni Roger na nakita natin tulad ni Shanks at Buggy. Si Buggy naman ay kasalukuyang hinahabol ng mga Navy. Ngunit hindi natin alam ang tungkol sa mga paggalaw ni Shanks mula nang nakipag-usap siya sa mga Gorosei bilang karagdagan sa grupo ni Roger. Ang isa pang karakter na maaring sorpresa sa atin sa chapter 1000 ay si Gecko Moria na mayroong dahilan upang pumunta sa Wano Kuni. O mga karakter tulad ni Kusan, Sakazuki o iba pang mga Marines. So ano ang kwento sa chapter 1000 ng One Piece? Sa chapter 984, malapit na tayo sa simula ng digmaan. Ang execution din ni Momonosuke ay malapit na hanggang sa handa na si Kaido na magsalita at lumabas muli. Maaari bang kapag si Orochi at Kaido ay malapit nang isagawa ang execution ni Momonosuke ay lalabas ang mga samurai na nagtipon sa banquet area upang itigil ang pagpaslang kay Momonosuke na siyang pahiwatig na simula na ng digmaan. At iyon nga guys ang aking Chori Chori Nomi sa One Piece Chapter 1000 para sa akin. Sa palagay mo, magpapakita ba dito si Scapper Gaban? O iba pa? Kaya't mag-comment lang sa ibaba.
Maraming salamat sa panonood. Sa susunod muli. Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts. Thank you for watching Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe.